Uy, salamat, Han. Wala na tayo mahimo, Han. Kung dili, pabaskugo nato ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig, na mahuman raning tanan. Kalami, padi ay ning Okira Coffee, Han. Makapabaskog yun di ay. Korean Red Fanex Ginseng ang nagunang sagol sa Okira, Han. Dunay mangosteen, maong makabaskog. Dali na, Han. Baskog na ko. Kana ba? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City. Dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level. Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina. Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit na sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Oras sa Pilipinas, impunto alas 5 sa buntag. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Tinig sidlap sa adlaw, sa sayo sa kabuntagon. Masugunta ang kanta, humaning kalibutan. Dayan-dayan ang sanahig matang akalang daman nga nanagawi ning kabukiran. Ugo patulong sa pagsalog sa kahapon ug sa tughan nga walay naglaylay, kasing-kasing nga way nagsaknay. Sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa magsasaw sa gagapo, nagiyanon ano sa pulog ng mga luha. Isa ka mayong bunda ganin yung tanan. Dayon ganin sa inyong durmanon ang Tinig ng Bayan, ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta mga higala karong adlaw nga Miyerkules? Sa petsa 28 ng buwan sa Hulyo tuig 2021. Kaya si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok, mag-uban kita gikan alas 5 hangtod alas 6 sa karong buntag. Kumusta ka maayong buntag dahil sa tanan nato mga kahigalaan karon, ha? O kanimo, o maayong buntag ganimo, ha? Sa ato mga kaigsunang mga mag-uuma, mga mamumo, sa ato mga kaigsunang mga tenderos-tendera sa karong mga buntaga, sa atong syempre mga kaigsunang mga ginikan ng sa inibugtaw karon sa kabuntago na alang sa laing pagparingkamot. Bago kita mo bangon, ha, nga nasa inyong higdaan karon pag kahin usab ug bisan man lang pipila ka minuto sa pagpasalamat, ha, sa labang makagagahom sa laing adlaw nga gigasan usab niya kanato. Alas 5:04 ang atong oras. Usa ka maayong buntag dahil sa tanan nato mga drivers dahil karon. O sa atong mga kaisunan dahil din na sa may barangay Salama, sa may munisipyo sa Banisilan. O loko probinsya, kining munisipyo sa Banisilan, ha? Maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw dinhang dapita. Alas 5:04 na ang atong oras at ang ninyong mga detalye ining atong mga headlines karong buntag, ha? Headlines.
Sa atong balitang lokal, PSA padayon karon sa pag-roll out sa pagpatigayon sa registration sa PhilSys. Headline. Samtang sa atong balitang probinsyal, atangin ninyo mga detalye. Headline. Gatosan ka mga residente nilalin karon tungod sa pag-inkwentro dito sa may Butuan City. Samtang 11 ka survivors sa gikan sa C-130 plane crash dito sa may probinsya sa Sulu nakauli na dito sa may Cagayan de Oro City. Sa atong balitang nasudnon, 18 ka Delta variant cases napati kuno dito sa may probinsya sa Laguna. Dugang 7,000 ka mga kaso sa COVID-19 napatik sa DOH kagahapong adlawa. Samtang sa atong balitang international, Moderna nagpasabot karon sa pagkalangan sa ilang supply sa COVID-19 vaccine sa lain-laing mga nasod. Samtang US troops dito sa may nasod Iraq pag pull out to na usab sa US o papauliw na sa ilang nasod. Headline. Naguban pang mga balita at ang ininyo unya sa atong pagbalik human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Hangad una sa imong orasan, basig late ka na, alas 5:05 na sa buntag. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pud dagapanghapla sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa high blood niya ba? Kaang Yaki OL ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya. Bisag tiguwang na sa ilang gihapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganaan po ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko. Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy! Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation. Ang ginainom din niyo, Bilunga Gold. Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am? Ako'y kuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Unsa magigiling organic, organic foods o produktong organic, ang organic foods. Mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants, walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita o organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha o authentic organic products sama sa organic eggs, cow layer, native og free-range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pabo, kanding, karnero, baboy. Niyasab sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa-lechon og organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pabo. Pwede sab ka mupalit og mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637, 0930-961-3244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, naasa puro kauswagan, New Bohol, Kidapawan City. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, sa 9 minutos human milabay, ang alas 5 sa buntag. Sa mga tuding sa atong balitang international karong buntaga, giaprubahan na sa Russia ang pagbato niining clinical trials pinaagi sa paghalo sa Sputnik V vaccine o British vaccine nga AstraZeneca. Sigon sa Russian Health Ministry, adunay 5 ka mga Russian clinics ang magpatigayon sa clinical trials o gilaumang matapos hangtod sa buwan sa Marso tuig 2022. Pareho ang AstraZeneca nga gikan sa Oxford o Sputnik V vaccine
nga nagagamit og duha ka mga doses. Unang initial shot og ikaduha mao ang booster shot. Apan magkalaing viral vectors ang gamit sa second shot sa Sputnik V. Una nang gikan sila sa Ethical Committee sa Health Ministry dito sa nasod Russia ang pag-abruba sa pagproseso alang sa clinical trials niadtong buwan sa Mayo apan karon subli nila kining giaprubahan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:10 ang atong oras sa laing bahin adunay kapin usa ka libo nga mas makatakod kaysa sa orihinal nga COVID-19 nga nagikan sa Wuhan, China ang bag-ong Delta variant. Nakita sa mga eksperto ang natapbuyan sa Delta variant nga nagdala kinig abot sa 1,260 kabeses nga virus kumpara sa naunang natapdan ining first wave sa pandemic. Subay usaba sa pagtuon kung sa unsa kataas ang infection sa niini, aduna kini taas nga infection nga mupagan nga sa usa ka lawas sa tao nga adunay taas nga chance ang ma-hospital gayod ang matapdan sa Delta variant. Kahit numdumang dito sa may US, 83% sa bagong infections nagikan sa Delta variant, kung asa 97% nini ang anaa sa lisod nga kondisyon karong mga taknaa. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:11 ang atong oras, dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, ha? Pagadugdan na karon sa World Bank financing mechanism ang mga developing countries nga mupalit og COVID-19 vaccine pinaagi sa COVAX facility. Gitindog karon sa COVAX aron masiguro ang 92 ka mga nasyon nga makabaton og access sa coronavirus vaccine sa aron batukan ang pandemya. Gitugdan na karon sa bagong mekanismo ang mga nasod nga mupalit og dugang doses bisan nga nakadawat na sila mga bakuna gikan sa COVAX. Gamit ang kwarta gikan sa World Bank o uban pang development banks ang nasampit nga pasilidad. Maoy ipalit og bakuna alang sa vaccine manufacturers subay sa demand sa usa ka nasod. Ang COVAX ang gipamunuan sa World Health Organization, Gavi Vaccine Alliance o Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Nagpasabot karon ang drug company nga Moderna kung ano nga nihinay ang ilang paghimo og mga bakuna batok sa COVID-19. Sigon sa kumpanya nga aduna lamay pagkalangan tungod sa laboratory testing operations. Reaction gini sa nanahimong reklamo sa South Korea tungod sa pagkalangan sa supply sa Moderna 19 na vaccine karong buwan nga miabot dito sa ilang nasod. Gipasabot sa Moderna nga wala sila stock hinungdan nga adunay problema ang pagsupply sa ilang bakuna ngadto sa daghang mga nasod. Gipaniguro karon nga balik normal na ang manufacturing sa supply sa bakuna sa ilang kumpanya, hinungdan nga kaya na nila kunong gukuron ang ilang nakumit ng mga number of supply sa lain-laing mga nasod. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa laing bahin, balik Estados Unidos na ang mga tropa sa Amerika nga anaakaroon dito sa may nasod Iraq hangtod sa katapusan ning tuig kasamtangan. Aban, magpadayon matod ba ang paghimuong pagbansay sa Amerika sa mga Iraqi military? Gihimo ang anunsyo human na nakigpulong si US President Joe Biden kang Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi dito sa White House. Kasamtangang adunay 2,500 US troops ang anaakaroon sa Iraq. Aron tabangan ang ilang nasod sa pagigbakotok niining Islamic State Group kasayran nga magpabilin ang major o nagpabilin nga major issue sa Iraq ang presensya sa US troops gikan sa pagkamatay nining usa ka US drone strike dihang nahitabo ang pagkamatay pinaagi sa usa ka US drone strike ang top Iranian General Qasim Soleimani ug ang leader sa Iran backed siya Muslim militia dito sa Baghdad, Iraq. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:14 na ang atong oras, sulahing tudling sa atong mga tahong international karong buntaga. Dili pagkatanggalon sa US ang kasamtangang travel restrictions sa niini. Kinihuman ang pinakabagong pagkatag sa Delta variant sa COVID-19 dito sa ilang nasod. Matod ng White House spokesperson Jen Psaki nga ipatigayon o gihimo ang desisyon na human nakigpulong ang mga tag-as nga opisyal dito sa ilang nasod.
ang gatunhay karon nga travel restrictions sa nagsugod pa niadtong tuig 2020 nga nag-restrict o nagbawal sa daghang mga nasod nga musud una dito sa US. Kahinumdumang nagpatuman ang US travel restrictions sa China niadtong Enero 2020. Kasagsagan ka na sa COVID-19 pandemic. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:15 ang atong oras sa gadtong langkob sa atong mga balitang international. Sa atong pagbalik, mga balitang nasudnon, atong ihatag ganinyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Han, naunsa naman yung panahon ron, uy? Daghan ang nagkalisod tungod sa epektos pandemic. Apil pod kita. Han, ayaw pa stress. Kay musamuta og kalisod. Kay ang stress ra ba, mao ka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Diao, gitimplahan tika og Okira Coffee. Uy, salamat han. Wala na tay mahimuhan. Kung dili, pabaskugo nato ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig, nga mahuman raning tanan. Kalami pa di ay ning Okira Coffee han. Makapabaskug yun di ay. Korean Red Fennex Ginseng ang nagunang sagol sa Okira han. Dunay mangosteen, maong makabaskug. Dali na han, baskug na ko. Kana ba? Nagapangita ka ba og kabayo? Ano na kay kabayo? Pero wala kay tiggalam? Gusto ba ka makakat-on mo sa kay og kabayo? Gusto ka bang bansayon ang imong kabayo? O bansay na ang imong kabayo? Pero adunay dili mayong kinaiya nga kinahanglan tarungon? Gusto ba nimong suwayan mag-trail ride? Sakay sa kabayo? Kung oo, ang imong tubag sa bisan-asa nga pangutana, tawagi o pag-text sa 0929-794-1513 o adto sa 3P Farm nga anaa sa New Bohol, likod lamang sa Elay o Yaki Compound. Ang 3P Farm ay tumatanggap na ng enrollees para sa horse riding lesson. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang FlyCorps Korean Office. FlyCorps Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng FlyCorps Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa FlyCorps Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa FlyCorps Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa FlyCorps Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Oras sa Pilipinas, sa 17 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag. Talakayang pangsakahan, Tinig ng Bayan. May buntag, sir. Ako dahil si Boy Negro, taga Matalam yung Bugasong. Isang maya ni sir na kaya mga manok na namatay na. Isang maying tambalani. Ay sa isa kakasakit, isa na namatay. Isang maying tambalani, sir. Alam mo, ang manok ang gamit. If ang manok, ganito yan. 10 days old, gamitan mo ng B1NCD vaccine using killed vaccine. 2 months, gamitin mo rin ng Lasuta NCD vaccine. 3 months old, Lasuta NCD vaccine live pa rin. 4 months old, NCD vaccine killed vaccine. So, killed vaccine, last vaccination kasi 4.5 months old start mag onset na ang liyeng, mangitlog na ang manok. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Dr. Dominador G. Cabrera, Assistant City Veterinarian. Talakayang pangsakahan, Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, sa alas sa 5:19 na sa buntag. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Sa mga tudling sa atong balitang nasudnon karong buntaga, wai plano karon si Presidente Rodrigo Duterte nga i-endorso si Senate President Vicente Soto III sa pagdaga niini isip Vice Presidente sa tuig 2022 elections. Matod kang presidential spokesperson Harry Roque nga tan-aw niya
sigon ni presidential spokesperson Jare Roque nga sa iyang panglantaw nga gihimo lamang ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-acknowledge kang Senate President Soto panahon sa SONA tungod nga iya kininga nakita. Sigon ni Roque, mag-aawhag lang ang presidente kang Soto nga mudagan oga ipadayon ang iyang mga plano sa politika hilabi na kay importante gayud ang demokrasya dinhi sa nasod sa Pilipinas. So kun unsa man ang mamahimo niya nga plano alang sa katawhan. Una nini gibutyag ni Soto ang iyang planong pagdagan isip vice presidente sa tuig 2022 elections kung asa katandem niya sa Senator Panfilo Lacson isip presidential bet. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Positibo sa COVID-19 ang walo ka mga close contact sa usa ka sa usa sa duha ka mga Delta variant dito sa may probinsya sa Cavite matod kang Bacoor City Mayor Lani Mercado Revilla nga pulos mga miyembro sa pamilya ang posibleng nakatakod nining Delta variant carrier nga gikan sa usa ka residente dito sa 2C Village sa Barangay Molino 2. Sigon sa alkalde nga ang ilang action mao ang pagpalawig sa lockdown na sa nasambit nga subdivision hangtod Agosto 7. Ipailawom sa antigen test ang mga silingan nini nga parehong anaa sa usa ka block lamang sa pamilya. Negatibo ang lima ka mga contact naka-close sa contact sa usa sa Delta Courier nga taga El Grande Subdivision dito gihapon sa sama nga barangay apan magatapos na usab ang duha ka semana nga quarantine ini karong umaabot nga adlaw nga Biyernes. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:21 na ang atong oras sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Girekomenda karon sa Octa Research Group nga magpatuban sa circuit breaker lockdown ang National Capital Region. Kinihuman nga makitaan sa pagdaas sa COVID-19 ang NCR dungan ang bahad sa Delta variant. Matugan Dr. Guido David ang lockdown niini. Ikaingong anticipatory o preventive circuit sa maayong ipatuman sa musunod nga duha ka mga semana. Sigon ni David, mapareha lamang gini sa usa ka duha kung asa gikinahanglang unahan o makigaunahan gayod dakita nganha sa Delta variant bago gini mukatagpa sa ubang mga dapit. Samtang gikan na yun na usab niini. Nga nagpabilin karon ang bagang ihaba dinhi sa nasod Pilipinas nga wa pa mabakunahi. Hinungdan nga importante kayong mapatuman ang naasoy nga lockdown aron nga dili na mukatagpa sa ubang mga rehiyon o maglisod na ang kapasidad sa tanang mga ospital o bisan ang mga treatment facility sa lain-laing mga probinsya. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:22 ang atong oras, dugang tudling sa atong taho karong buntag. Subling nakapatig karon ang Department of Health kung DOH sa kapina 7,000 ka mga bagong kasong natabuyan sa COVID-19 kagahapong adlaw. Sa pinakuling datos sa DOH, napatig ang kinatibukang 7,186 ka mga bagong kaso sa virus. Inungdan nga ni Sangko na sa 1,562,420 ang kinatibukang ihaba sa kaso sa natapdan sa corona disease dinhi sa nasod Pilipinas. Sa naasong iha 56,477 ang nagpabiling aktibo. 27,318 ang ihap sa mga namatay sa COVID-19. Human nga nadugangan kini kagahapong adlaw sa 72 sa kabuk. Sa parehong case sa bulletin na napatik ang 5,672 ka mga bagong naayo sa virus. Hinungdan nga nisakat na sa 1,562,420 ang total recovery. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:23 na sa buntaga, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Ipaubos karon sa Philippine National Police, pinagi sa mando ni Police Chief General Guillermo Eliazar ang halapad ng imbestigasyon sa revelasyon ni Presidente Duterte kagahapong adlaw. Kalambigit sa siyam ka mga general nga nalambigit matod pa sa drug trafficking matod kang Eliazar iyang pag-asiron o pag-apuntingon ang tagas ng mga opisyal sa PNP nga nalambigit sa illegal nga droga. Gitataw niini nga walay
walay dapit sa ilang organisasyon ang mga bugoy nga mga pulis sila binah kadtong mga nalambigit sa illegal nga droga. Bago nini unang nagpadayag si Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers nga gusto niyang magpatawag sa congressional inquiry kalambigit sa siyam ka mga pulis generals. Kasayrang lima ka mga general ang gihingan na na kani adto ni Presidente Duterte nga parehong mga retirado na. Wow, sabgi ka na yun ni Eleazar kung ang siyam ka mga narco generals nga naka na yun na ni Presidente Duterte. Ang bago lamang bakining naglingkod nga na sa ilang katungdanan o dugay ng mikahawa nga na sa posisyon na sa kapulisan. Ang mga retired general nga kaniadto na punting ni Presidente Duterte mao sila Deputy General o Deputy Director General Marcelo Garbo, Chief Superintendent Vicente Luot, Chief Superintendent Joel Pagdilao o Chief Superintendent Edgardo Tino. Kung kahinumduan ni adtong tuig 2016 na giimbestigahan sa DOJ ang nalambigit matod pa nga lima ka mga pulis niining illegal drugs. Tungod niini gitangtang sa serbisyo ni Presidente Duterte ni adtong tuig 2017 sila Brigadier General Joel Pagdilao o Brigadier General Edgardo Tino tungod sa serious neglect of duty and serious irregularity in the performance of duty. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:26 ang atong oras. Atong sayron una karon ang mga presyo sa atong palaliton dinha sa may Mega Market ning Dakbayan sa Gidabawan. Atong dawaton ang signal gikan kang Tinig 7 Grace Labagnao, Castellano. Tinig ng Bayan. Maayong buntag sa karon atong sayron ang presyo sa karne dinhi sa Gidabawan City Public Market kung asa ang buong manok nasa 160 pesos ang kilo, ang cutting snail ni nasa 180 pesos ang kilo, ang native nga manok ang buo niini nasa 285 pesos ang kilo, ang karne na pod sa kanding nasa angunod nasa 350 pesos ang kilo, ang ulo or tiil nasa 200 pesos ang kilo, ang papait nasa 150 pesos ang kilo. Ang presyo sa karneng baka, ang unod nasa 240 pesos ang kilo, ang lumo nasa 250 pesos ang kilo, ang ribs or bulalo nasa 200 pesos ang kilo, ang ikog or dila nasa 200 pesos ang kilo, ang papait or panit nasa 150 pesos ang kilo, ang tiil nasa 150 pesos ang kilo, ang maskara or expander nasa 200 pesos ang kilo, ang atay nasa 150 pesos ang kilo. Ang baboy, ang presyo sa karneng baboy, ang boneless nasa 240 pesos ang kilo, ang chan nasa 240 pesos ang kilo, ang unod nga ay bukog nasa 240 pesos ang kilo, ang tiil or maskara o bukog nasa 200 pesos ang kilo, ang atay nasa 150 pesos ang kilo, ang sari nasa 100 pesos ang kilo, ang tinai nasa 50 pesos ang kilo, ang bungo per kilo nasa 80 pesos ang kilo. Mao kani ang presyo sa mga karne dinhi sa Kirapawan City Public Market. Para sa market report, ako po yung Tinig 7, Grace Labagnao, Castellano. Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan. Daghang salamat kaubang Grace Labagnao, Castellano. Oras sa Pilipinas. Tinig ng bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 5:28 na sa bundaga. Nintang na atong ihatagan ninyo ang taho alang sa atong panglawas sa nasa linya si Tinig Dos sa Lulu Iluspa. Tinig pangkalusugan, tinig ng bayan. Ang Kidiyaki Vitamins nga nagapakusog sa immune system, nagapapaspas sa pagtubo sa mga bata, nagapalami sa ilang pagkatulog o pagkaon, magdako sila nga utukan kon bright busa gikinahanglan, painumo ninyo sila og Kidiyaki Vitamins kaning inyong mga anak. Malipay gyud ko anang kuan mga higala, mga inahan nga mo text og magpasalamat kay abdik na kayo ang ilahang anak o dili na sakiton, nagapasalamat yud ko kaninyo. Kanang mga inahan nga nagapaminaw karon nga ang ilahang mga anak ginapatumar pirme og Kidiyaki Vitamins. Kay abi ninyo ang turin nga usa sa sagol sa mga Kidiyaki Vitamins ang nagapromote sa optimal blood flow sa nerves. Aduna kini dako nga trabaho sa physiological
Kasagaran ang taurine makuha pinaagi sa pagkaon og lain-laing karne, dairy products og itlog. Ang amino acid taurine nga naa sa kidiyaki importante kaayo alang sa mga nagatubo nga mga bata, mga higala. Amin ninyo nagapalig-on usab og bukog sa mga kabataan ang kidiyaki vitamins. Usahay tungod sa kakabos, mga higala, dili kaya ihatag ang tanang kinahanglanon sa mga bata. Busa aron masiguro na mahatag tag kini sa mga bata, painumon gayod sila og kidiyaki vitamins. Kay kani mga pagkaon sa matag adlaw, mga higala, lisod kaayo ka na. Kay wala pa sa 20% ang makuha nila, edugangan pa kung dili gayod nato kini makumpleto. Busa kung mangita pa man to og nagkalain-lain mga pagkaon, dili na ta magpalabad pa sa ato ang ulo. Ang ato na lang pangitaon og paliton ang kidiyaki vitamins. Timanan usab nato, mga ginikanan, nga kung healthy ang atong mga anak, minus gastos og malip payon ang tibuok pamilya, di ba? Kay mga healthy man ta, walay mga nagasakit. Ang turin nga naa sa atong lawas, dali usab gini mawala, hilabi na sa inadlaw-adlaw nga paglihok sa mga kabataan kun sa panahon sa physical activity. Ang turin nga naa sa kidiyaki vitamins, magamit kini sa mga bata aron matabangan na maabsorb ang uban pang mga nutrients sa ilang ginakaon para sa healthy cellular activity. Ang taurine dunay antioxidant properties, ginaprotektahan niini ang tibuok muscular region sa mata, maong motinaw ang pananaw sa mga bata. Mo nang hinungdan, mga inahan, mga mami, nga permi mo ingon sa inyo hanga, mo text mo, mangutana mo, mo share mo sa inyo hang unsay nakahatag nga maayo kaninyo kaning mga produkto sa yaki. Dinhi sa numero lamang po na 0928-6767031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa. Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan. Tinig ng Bayan. Alas 5.31. Daghang salamat dinig do sa Lulu Iluswa. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig, ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 0645723738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta Eli Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta Eli Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7
Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5.34, mayong buntag ay kay Maylina Kasipong and kay Julieta Dumanda. Mayong buntag, dang salamat sa inyong pagpamina o kay Gina Montecalvo and Marcelino Polinara Sr. Nintag na, alang sa atong mga balitang probinsyal. Tining ng kanayunan, tining ng bayan. Atong sayro ng mga panghitabo, ditong dapita sa may P. Palma, din sa probinsya sa Cotabato. Nasa linya, si Tinig On sa June Villasoto. Tining ng kanayunan, tining ng bayan. Maraming salamat at magandang umaga. Pasado na sa ikalawang pagbasa ang panukalang ordinansa, yung proposed ordinance na nagsusulong ng tinatawag na community-based mental health program sa munisipyo ng Midsayap. Ang naturang panukalang ordinansa ay sponsor ni Municipal Councilor Chilene Monica Tweti Araña, chairperson ng SB Committee on Laws, Human Rights and Justice, katuwang ang iba pang mga komitiba ng Health and Nutrition na pinamumunuan naman ni Concejal Vivencio Jumampo Jr. Sa pagtalakay ng SB sa ika-isandaan at apat na regular session nito, no, ang pinag-usapan ng iba't ibang mga provisyong nakasaad sa pinagpalang lokal na batas para dito sa bayan ng Midsayap. Nakakaloob ang pagbuo ng Municipal Mental Health Committee at Executive Committee upang ipaguyod ang community-based mental health programs tulad ng mental health care delivery system, magkakaroon ng social first aid team, mental health hotline, pagpapalabas or pagpapalakas ng community-based drug rehabilitation program of CBDRP, psychiatric services, improvisation facility at punto para sa intervention ng mental health program. Sa ilalim din ng panukalang ordinansa ay isa sa ilalim sa training ang lahat ng mga barangay health workers magiging bahagi ng kanilang barangay mental health teams. Nakatakda namang tatalakayin sa ikatlo at huling pagbasa ang proposed ordinance nito sa susunod pa na regular session at inaasahan na ito ang susuportahan ng buong miyembro o mga kasapi ng SB ang nasabing panukalang ordinansa dahil nga hindi naman talaga natin maitanggi na napakadaming insidente ng issue sa usaping psikolohikal na mayroong mga insidente kung saan humahantong sa pagpapatiwakal. Dito pa lamang sa amin sa lokal na konteksto ay marami talaga ang nangyayari na ganitong sitwasyon kung kaya't kinakailangan at kinakailangan. Kung tutusin, matatawag nga long overdue ang nasabing proposed ordinance. So yan ang latest mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, nag-uulat. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat sa kaubang June Villasoto, gikan P. Palma area dinhi sa probinsya sa Cotabato. Nintang na, uban pa nga mga taho atong pag-asayron sa line-line bahin na dinhing islaha sa Mindanao. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Atong lakbitan ang uluhang bahin sa Mindanao dito partikular sa may Lanao del Sur na naadgaron si Task Force sa Bangon Marawi Chairman Secretary Eduardo del Rosario nga pagahumanon ang rehabilitation sa mga imprasaktura dito sa Marawi City bago pa man matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Gihimo ni del Rosario ang chairman sa National Housing Authority human nga gikalampag ni Presidente Duterte ang maong ahensya sa ulahing State of the Nation na address konsona ni adtong milabayng adlaw ang task force para sa paspas nga rehabilitation alang sa Islamic City dito sa particular ang Marawi. Sa karon na nasa 70-75% ng natapos ang overall rehabilitation work sa Marawi City sigon sa nasambit nga opisyal. Samtang pagtungtong gilauman nga pagtungtong karong buwan sa Disyembre, karaghanan sa mga proyekto sa maong lungsod ang kompleto na subay usaba sa Master Development Plan. Mataga buwan nga ginabisita ni Del Rosario ang ongoing rehabilitation works sa dito sa Marawi City. Gikan ni adto nga nahitabo ang full blast sa construction sa imprasaktura ni atong Hulyo tuig 2020.
karon na milabay ang usa ka semana lamang gibisita sa maong opisyal ang lungsod sa pagbanguna og nanguna nining awarding sa 170 ka mga permanent shelters sa mga pamilya nga internally displaced person. Pipila ka mga residente usaba gikan sa sector 1 hangtod 3 sud mismo sa most affected area ang nakabalik na sa ilang mga panimay gikan pa natong buwan sa Agosto sa milabayng tuig human ang makakurat nga panag-inkwentro tali sa ISIS dito nga dapita og tropa sa gobyerno. Tining ng kanayunan, tining ng bayan. Sa laing bahin na bugto ang kinabuhi sa usa ka negosyante human nga gipusil patay sa riding and tandem suspects dito sa Cotabato City. Na ilang biktima nga mao si George Estanio Cauit, 57 anyos, adunay asawag residente sa SK Pandaton Street, Mother Barangay Poblasyon sa Cotabato City. Sigun sa taho nga samtang kakaon ng biktima sa gipanagiyahan nining balbakwahan, kalit lamang kining giduulan sa duha ka wa mailing suspect o gipusil gamit ang .45 nga pistola. Paspas nga milalan ng mga suspect sakay ang motorsiklo nga white plaka. Gidagan pa ang biktima sa bay tambalanan apan gideklara na kining dead on arrival. Tining ng kanayunan, tining. Alas 5:40 ang atong oras. Sa laing bahin dito sa probinsya sa Maguindanao, bugto usab ang kinabuhi sa usa ka leader sa barangay human gipusil sa wa mailing suspect na ilan ang biktimang si Badawi Kusain, barangay chairman sa barangay Ambadao, Dato Piang Maguindanao. Sa maron usab ang pagmangko niining si Kusain oga si Rasul Cindy. Sigo ni Maguindanao Provincial Director Colonel Donald Madamba nga sakay ang biktima sa iyang vanet van gikan ni tambong sa usa ka kasal sa iyang paryente dito sa munisipyo sa Sharif Aguaca, Maguindanao. Papauli na ang mga biktima dihang o papauli na ang mga biktima din ha sa ilang panimalay dihang pagduol nini sa may round ball sa barangay poblasyon Mother Sharif Aguac, Maguindanao. Giduulan gini o gipusil sa riding in tandem gamit ang .45 nga pistola dahil usab ang milalay ng mga salarin paingon sa hilit nga bahin sa Sharif Aguac, Maguindanao. Tining ng kanayunan, tining ng bayan. Alas 5:41 samtang dito sa may area sa Caraga Region, padayon pa ang pag-rescue sa mga opisyal sa barangay Los Angeles dito sa Butuan City ngadto sa ilang mga residente sa Purok 7, 14 og 16 kinsa apektado sa nagpadayong giyera tali sa kapulisan og rebelding New People's Army kun NPA. Gipadayag ni Kapitan Irina Munden nga nagsugod ang buto-buto sa armas sa kadlawon kagahapong adlawa tungod sa kaduol ra sa lokasyon na niningadtos kabalayan, rason nga nanghikling ang kapin 200 ka mga individual. Sa inisyal na siren ni kapitan nga duna matudbay pipila ka mga residente ang naangol og kinikaron ang ilang gisuta samtang gipakaon sa o gipakaon na usab nila kagahapong adlawa ang mga namakwit. Dili pa tugutan sa militar ang nasangpit ng mga residenteng makabalik nganha sa ilang punuyanan samtang wa pa maklear ang area gikan sa presensya sa mga rebelde. Samtang gibutyag usaba sa usa sa mga residente dito nga dapita nga masa gipili nila nga mulalin ug mundagan gikan sa panag-inkwentro tungod nga nahadlok silang maigo ug mapagan niining saag nga mga bala. Tining ng kanayunan, tining ng bayan. Alas 5:42 ang atong oras, ulahing tudling sa atong tahong probinsyal karong buntag. Tining ng kanayunan. Mitahan sa Joint Task Force sa Central ang usa ka field commander sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kon BIFF og unom niini ka mga tinunan dito sa lalawigan sa Maguindanao. Ang mga rebelde ang ilaong guno ni Commander Ustadja Karyalan sa BIFF Karyalan faction. Mitahan ang pito ka mga rebelde sa militar og formal nga gi-presenter ngadto kang First Mechanized Brigade Commander Colonel Pedro Balise sa Barangay Kamasi sa Ampatuan na Maguindanao. Dala sa mga armado ang 2 ka M14 rifles, usa ka M16 rifle, usa ka .50 caliber Barrett sniper rifle, usa ka Garand rifle, M79 grenade launcher, usa ka RPG launcher og mga bala og magazines. Di pa usab mapunting ang kung aduna pa'y madugang mga BIFF members ang mutahan na unya nganha sa gobyerno. Samtang ang dili makaya kuno matud pa nga paggukod sa militar, maoy nakatukmod nining mga rebelding BIFF ang mubalik na nganha sa sabakan sa gobyerno. Tining ng kanayunan, tining ng bayan. Angat sa inyong orasan, 43 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag.
sa atong pagbalik ang mga balitang lokal o gatong suwayang makauban karon mga gidaga update kalambigit niining PhilSIS o National ID Registration atong makauban ang PSA Provincial Director dinhi sa Cotabato aron mga gidag update kalambigit sa target nila nga marehistro o gaunsay mga solusyon niining ni pipila ka mga problema kuno kalisdanan nga naa sa registration sa pipila ka mga lungsod kuno munisipyo dinhi sa probinsya sa Cotabato. Alas 5.44 ka na sa itong pagbalik ko man ini. Makayupan mas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium muabags pag-asenso ang inyong mga baboy, manok o bibe bakaw, kapayo, kanunay, pakana o MMV's Premium aron paspas ang patangko maayo ang resulta MMV's Premium maayong magpatubo ang iniinom mo dapat hindi basta tubig lang kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Nak, naunsa man ang bata? Ganihara man na magsigighila. Giguto mungod ni ma, wala mungod ko'y gatas. Anak, di bagiing na nataka pag tumara ng oleferacy. Dugay na ko nag-inguni mo nga kanang oleferacy, daghan kaayo ang binipisyo ni ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Maunang inguna ko ni mo, suwaye ang oleferacy. Salamat sa oleferacy. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5.46. Kamu pa rin nagpaminaw nganhi sa tulumanong tinig ng bayan sa Joy FM. Kinapawan. Ning tangna, kalambigit nining mga concern nga inyong gipadangat nganhi. Kumusta na ang registration o kinsa ang pwede pang makaadto nga na sa registration area? Una ka na, atong pagkakumustaon una ang kining nanahimong dagan sa atong National ID Registration dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Tungol nga na itong buwan, gilaunch kini, pinaagi sa PSA. Si PSA Provincial Head atong makauban si Engineer Belinda Penuela. Hello ma'am, maayong buntag, live ka ngani sa programang Tinig ng Bayan. Maayong buntag sa constituents na nakikinig sa 105.7 FM Joy FM. Opo. So, sa atong pong PhilSIS na project sa karon na anata sa buong Cotabato province, naka-record na tayo ng 14.45% out of the target, which is 111,868 as of yesterday po. Mm-hmm. So initially ma'am, nag-launch mo piling mga munisipyo lang. This time, tanang mga LGUs na ba ma'am dinhi sa probinsya sa North Cotabato ang at least gibisita na sa inyong mga personnel diin pwede nang makaparehistro alang sa step 2? Yes sir, lahat po ng ating munisipyo ay tapos na po, no? Lahat ay na-launch mm-hmm. na. Ang pinaka-last na to ay ang mag-set. But then, okay na. Na-launch na nato sila. So, tanang munisipyo sa Cotabato Province ay naay registration team. Mm-hmm. But, inuulit ko lang, sir, na mayroon tayong priority areas na yung naka-step 1. So, maunang ginapangan paninguha, naging kamot ni nga mag-cater tanan katong step 1 bago tayo magpunta sa mga non-priority areas. Mm-hmm. Nasayra na to ang target ninyo ma'am at around 700,000 ma'am, no? And this time naanata sa 111,000 hangtod buwan sa Disyembre. So karon feasible ba nga makabot nato ning 777,000 ma'am? Posibleng maabot sir dahil may darating pa naman tayo na kit. Registration kit na dagdag po ngayong mga siguro katapusan ng August, and ito rin ay makatulong sa mga
pagrehistro ng yung sa priority areas at the same time sa mga non-priority areas. Ma'am, ano po itong priority areas, ma'am? Ito po yung mga areas kung saan nag-launch po ang PSA? Itong priority areas po, ito yung mga na house-to-house ng taga-PSA mula noong January 18 hanggang April 30. Mm-mm. So like dito sa Kidapawan City, mayroon tayong 23 barangays na nakapagpo or na-interview during step 1. Step 1 po kasi yun. Oo. Then sa step 2, sila yung priority and at the same time, pwede na rin tayo kung matapos na sila or hinahinayan natin sila kasi tulo lang man ka kids ang tulo ka teams di ay ang nakapagbili sa Kidapawan City which is madagdagan lang na siya sir karong last week of August or first week siguro ng September. Dependent po kami kung kailan magdating yung another 42 registration kit na assigned sa Kotatatukad. Aside dito po sa Kidapawan City, ma'am, may ilang team po ngayon ang present po dyan po sa each municipalities po in North Cotabato? Yes sir, lahat ng munisipyo po ay meron tayong isang team na meron tayong tatlong registration kit. Pero sa mga malalaking munisipyo like Kidapawan City, Misayap, and Sikit, sila po yung may dalawa silang team doon, balit anim na registration kit. And dito sa Kidapawan, meron tayong tatlo. At isa lang itong nandito po sa registration center natin. Opo. So ma'am, okay po ang walk-in ma'am, ano? Kahit hindi po nakaparehistro online sa step 1? Yes po. Actually sir, yung mga walk-in natin, ang priority talaga sana is yung priority areas talaga. Oo. Pero since tinitingnan pa rin natin yung ating kwanta machine na dili siya magpalya gani sir. Kasi kaning atong mga machine nga na-assign karon gikan sa mga provinces na nahuman na og step 1 nga currently po naga step 2. So hindi natin maiwasan na yung machine natin sensitive talaga siya, sir. Kapag medyo mainit, nag-restart siya. Parang ganun, sir. So, ang concept namo, sir, is tinitingnan ng team kung kaya na nilang mag-troubleshoot na hindi na sila puntahan ng taga-provincial office or i-remote ng taga-central office. So, once na okay na yan siya, sa malalayong mga barangay na priority, pupuntahan para mauna po yung talagang step 1 na mga areas. Ah, okay. So, feasible ba ma'am na itong this time, naka-standby muna tayo sa sentro ng isang munisipyo o dito sa lungsod ng Kidapawan, may plano ba ang PSA ma'am na at least siya ang bababa doon po sa barangay areas ma'am, kalintulad ng ginagawa na noon ng COMELEC? Nag-start na po tayo sir, na pumupunta tayo sa barangay. So, depende lang po sa advice ng approval ng mayor. No? Like Pigkawayan na nasa Renebon na yung ang dalawang registration kits natin ngayon. So talagang pumupunta na sila sir, but depende po sa approval ng ating mayor kasi may MOA po tayo ng mayor. Yun. Ang iba naman po nag-schedule ng barangay, sila yung pumupunta sa registration center. Kasi may mga concern ma'am regarding sa siksikan po dyan po mismo sa sentro ng lungsod kung saan ginagawa itong registration. Gaya ng sinabi ko kasi sir, last time, July 15, medyo may ibang balita kasi na sabing mag-i-end na kaya dumami. Pero sa ngayon, na-address na namin dahil yung binibigay namin na priority number ay mayroon na siyang oras sir na kung kailan, kung saan sila nakaschedule, dito lang sila mag-add to para maiwasan natin yung nag-adhere tayo sa protocol ng pandemic natin ngayon. Ma'am, may concern dito. Ma'am, may separate lane po ba para sa mga senior citizens? Yes po. Once na mayroong tayong senior, talagang pinaprioritize natin siya. Pero depende rin po sa ating ongoing. Like mayroon nang naka-cater, may tinawag na number. So sila na yung susunod doon sa naabisuhan na number. Although nagbigay ka ng target nga at around 700,000 ma'am, until December, hindi po ibig sabihin na until December lang po ang registration ng PILSIS. Yes po, hanggang 2022 pa ito sir. Talagang walang Pilipino na maiiwan, na walang ID. Kaya lang, gusto kasi ng marami ngayon na. So hindi po, kasi ang kaya lang ng ating machine, bawat isang registration kit ay
60 hanggang 80 lang. Ah, per day po. Yung mga 100 na yan, sir, medyo gabi na uuwi yung registration kit operator, which is hindi naman kasi minsan yung mga hired natin, ay umuuwi pa rin sila sa kanilang barangay. Mm-hmm. At least doon po sa ano ma'am, sa isang registration na area ma'am, at least may crowd control ma'am, ano, at least mapabilang kung ilan po yung at least average ng isang machine. Para yung at least kung lagpas na sila, pwedeng ipagpabukas na lang ano. Yes, kaysa maghintay sir. po sila matagal. Yes po. Yan na yung ginagawa natin din ngayon sir, na may number tayo, like in a day may 200 tayo na makater lang. Yun. Liban pa doon sa mga senior citizen na pumupunta. So kinikater talaga namin yung mga senior, basta hindi lang din talaga marami sir. Kasi makaka-register man tayo ng 180 to 240 maximum in a day sa tatlong registration kits na nasa team. Mm-hmm. Ma'am, ito po, ang mga nakaparehistro ba sir online is may schedule o tawagan lang ba sila? Ganyan po. Sir, ganito po kasi yun sir. Yung ating online kasi parang ang nakalagay kasi sa kanila, pag nakaregister na sila online doon sa aming portal, opo. Ang nakalagay doon is pending appointment. So tatawagan lang sila kung kailan sila pupunta or ano ang schedule nila sa anong registration center na malapit doon sa inapplyan nila. Pero sa ngayon sir, dahil wala pa namang ganun na advisory kung saan sila na registration kit, kung makahintay sila, hintayin lang nila yung advisory ng PSA. Kung hindi naman, pwede naman din sila pumunta dito sa amin, ipakita lang nila yung na-register sila online. Pero ina-advise namin sir, na hintayin na lang nila yung abiso na i-send sa kanila ng system. At anytime pala ma'am? Pwede rin. At anytime pala, pwede silang pumunta kahit wala pa pong schedule nila na send ano? Yes sir, kung talagang need na nila, need na nila. Na hindi sila makahintay, ipakita lang po nila sa amin yung kanilang proof na naka-online po sila. Mm-hmm. Pwede naman through screenshot, gano'n. Mm-hmm. Ma'am, may mga nakatanggap na po ba ng real national ID in North Cotabato? Mayroon ang nakatanggap sir sa national ID, pero ito yung mga narehistro sa Davao noong October hanggang December or January to March. Yung sa atin talaga yung sir, dito talaga ma'am, oo. Wala pa. So ganito, at least malinaw ma'am, ano, at least wala pong madalian dito. Wala pong deadline ang PSA. Kung meron man, at least 2022 pa. Yes po, 2022 or baka mag-spill over pa tayo ng 2023. So titingnan na lang po natin yung flow. Kasi pag dadami yung registration kit, matapos na yung ibang services. So yun, makakatulong din yung additional kit natin. Okay, at least reaction ni sender natin dito, ma'am. Hi, at least makabalo na tanga, wala GDI deadline ang PSA. So, wala, sir. Kaya gani pakiusap, sir, through your radio. At least mayroon kaming tig-announcement lang ha. Kaya hindi rin namin ma-reach yung mga ibang ating president na walang, hindi ito madalian, sir. Na ang kit din natin ay nakalimit lang din sa isang araw. So once na magdating yung ating... Okay, ato lamang balikan si Ma'am Belinda, no. So walay deadline ha ang PSA. Anytime pwede mong mag-adok atong mga naka-online na register na. So di man na angay madali on tungod kay wa may deadline, kamo na at your convenience, no. Og tanaw ninyong naguot ng linya, so pwede man mong ugma na lang. So karon ma'am, at least message po ninyo para po sa lahat ng mga residente in North Cotabato nakikinig po ngayon. Opo, sa lahat po ng mga nakikinig, so ang atin pong registration kits ay mayroon pong limitasyon, no, na hindi siya pwedeng lumampas sa 100 per day, 80 to 100 per day. So, pinapakiusap ko lang po sa lahat na kung pwede, once na hindi naman talaga need na magparehistro. So, ipaliban lang muna dahil may darating pa naman tayo na kits na makatulong din. Later, siguro i-announce din namin through kay Sir Andrew na nandito na. So, saan pwede na tayo mag-accept ng maramihan. Pero sa ngayon, ang importante, nakasugod na ta and pinaprioritize natin yung mga nasa priority areas. And later yun, mayroon talagang lugar po ang bawat isa. Yun, oo. At least malinaw po yun, ma'am. Ano? Maraming salamat po sa panahon na Engineer Belinda Penuela. Magandang umaga po.
Opo, magandang umaga sa lahat. Okay. Thank you and God bless. Okay po. Inyong nadungga na mga igala ang PSA, Provincial Director na to, si Mama Belinda Penuela. So wala'y deadline ha, ang PSA ay mo pag-gool din na. Ang COMELEC mo ay na-deadline karong Setyembre lang ha, sa tanang mga mutungtong 18 anyo sa bago mudangat ang eleksyon karong buwan sa Mayo tuig 2022. Parehistro na mo sa COMELEC to siya. Pero sa Philippine Statistics Authority wala tay deadline ha. So ay lang mo pagdali kung ugaling nga makita ninyong nagpunsisok na ng tao din ha sa registration area sa PSA. Pwede man ninyong paugmaan lang. And katong mga nakaprehistro online is adunay maghulat na mag-confirmation na gikan sa PSA nga i-text mo kung ano sa inyong schedule o asay pinakadool nga mo add to mo alang sa inyong registration. Apan pwede po gihapon ka muna ka mo nga mo add to din ha sa at any office sa PSA kung agaling gusto na yun ninyong magpa-rehistro mo. Dawat na kitag update gikan sa City Information Office na nasa linya si kaubang Chayla Baldos. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Yes, Joy. Nakapagparehistro na si Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista, mga opisyal at kawani ng City Government of Kidapawan sa Philippine National Identification System nitong July 26, 2021. Inabot lamang sa 2 hanggang 3 minuto ang alkalde, gayon din ang karamihan sa mga nagparehistro sa Philippine ID system na ginanap sa City Convention Center kung saan pinangasiwaan ng Cotabato Field Office at Philippine Statistics Authority o PSA. Malaki ang benepisyo ng National ID, lalo na at maliban sa mga opisyal na pagkakakilanlan ng bawat Pilipino, mas madali na rin silang makatanggap ng tulong o serbisyo mula sa national government ayon sa PSA. Gagawin ng ahensya ang pagpapatala ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan mula July 26 hanggang July 30, 2021 sa nabanggit na lugar. Sa mga nais na magpatala, mangyaring magpakita lamang ng isang ID o government ID gaya ng employee's ID, driver's license, UMID, GSIS card, passport, postal, PhilHealth, PRC, at iba pa, o di kaya ay birth certificate na inisyon ng PSA. Kukunin ng kawani ng PSA ang kumpletong pangalan, birth date, address, contact number, o blood type ng magpapatala. Kukunan din ng fingerprint, retinal scan, o larawan ang magpapatala. Hindi papayagan ang pagsuot ng mga kwintas, hikaw, o anumang palamuti sa bandang liig, tenga, at sa mukha. Bawal din ang makapal na makeup at dapat nakatali ang buhok na mahaba at nakalabas ang tenga habang kinukunan ng larawan. Matapos nito, magbibigay ng printout ang PSA sa nagpatala kung saan nakalagay dito ang address na paghahatiran ng kanilang national ID sa loob ng 2 hanggang 3 buwan pagkatapos ng registration. Pinapayuhan ng PSA ang publiko na magpatala na sa kanilang opisina na matatagpuan sa Alim Street, Barangay Poblacion, Kidapawan City. Suma sa inyo ang latest update mula dito sa City Information Office Kidapawan para sa Tinig ng Bayan, Chayla Pailano Baldo. Dos Daligon ang Diyos. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Daghang salamat kaubang Chayla Baldos sa maayong buntag dahil sa tanan natong mga tigpaminaw din hang dapita sa may habitat. Oo, sa atong kauban og higala din ha. Unsa gyud full name ni, nakalimot na nung ko. And sa atong kaigilaan din ha, sa may barangay Malasila, daghang salamat sa inyong pagpaminaw og ingon man din ha, sa may barangay Singaw. Daghang salamat. Impunto alas 6 na ang atong oras, wa na kita igong oras sa atong pagpanag-uban na karong taknaahang tudog mga dawa. Subli kitang magdungganay maayong buntag dahil kay Pipay. Oo. Dang salamat sa inyong pag-uban. Ngani sa inyong trumanon. Atong kauban nga rin, si kaubang Grace. Musunod na si kaubang Loya Rosario alang sa dugang hisgutanan karong buntaga. Kini si Tini Gurenta itra sa Jan Andro Tabugok manamilit kininyog magaingon. Ang nagpakabanang katauhan mo ay mataog dalungan sa malambuon nga kadilingban. Maing buntag, kanatong tanan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Garlic Plus with sodium ascorbate. Estrella, Taganama, 50 anyo. Gabaligya kog prutas. Sa akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamig gid kaayo i kaon unya dayong higda sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko sir kay kining akong tiil kini-kini o. Sa una, perting dugaya gid ni maayo. Mauto nga nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar og taas gid siya. Maunang kuyawan na ko sir. Perting gid na akong ampo nga unta, manormal. Normal gid siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo. Karon normal na gid siya. Minor lang gid ko og kanon. Soft drinks, tapos kaning Garlic Plus, usagin ni sa nakatabang sa akoa. Dati, vitamin C o gatong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sad ka, nakita na ko ning Garlic Plus nga naanay vitamin C. Ug kutob karon, mao na gyud niya ang akong ginatumal. Ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang po ko sa Ginoo, sir.